Anong sugar day? Ibibigay mo na ba sa akin yung asul na diamante? O itutuloy ko ang pagkulpi sa'yo? Hindi mo makukuha to! Kailangan kong takasan to. Pasensya na, Sir Pablo. Pero hindi ito'y tamang panahon para magkapag-usap sa inyo. Pakinig ka mabuti, Super D. Tumawag ako para tulungan ka. Bakit ganun, Sir Pablo? Parang baliwala yung pagiging invincible ko dito sa kalaban ko. Ramdam ko ba ang palit eh? Dahil sa pulang diamante. Ha? Pulang diamante? Oo, naikwento na sa akin yan ni Delta noong araw. Ang kapangyarihan ng aso na diamante ay kayang tapatan ng kapangyarihan ng pulang diamante. Kung gano'n, Sir Pablo, tagilid ho ako dito. Sa ngayon, hindi mo siya kayang harapin. Pero kaya mo siyang takasan. Sino ba ang kinakausap mo? Nagsusungkong ka sa nanay mo? Sir Pablo, hindi ko siya kayang takasan. Maabutan din ako. Makinig ka sa sasabihin ko. Super D! Huwag ka nang makipaghamulan, Super D! Isa lang naman ang katapusan nito eh. Mamatay ka! Mabagal ka pa para sa akin, Super D! May kasabihan nga tayo. Live today, fight tomorrow. Hoy Steve, ba't ginagaya mo na naman yung style ni Aling Belen? Ha? Eh nga ha. Tumigil nga kayo sa kalokohan nyo. Sa tingin nyo ba, biro-biro itong pinunood natin? Dito nakasalalay ang tahimikan ng bayan natin. Di ba, Belen? Tama ka, Mang Dick. At ang bigat sa kalooban na sa dinami-dami ng ginawa ni Super D sa atin, eh wala tayong magawa ngayon para sa kanya, kundi ang panoorin siyang nahihirapan. Tingin ako doon, ha? Nagawa ko pa rin ang plano ko. Kahit wala na si Michael. Bakit to, Sir Pablo? Nasaan ba si Michael? Eh, kinailangan umuwi na probinsya eh. Kasi umihingi ng tulong yung kapatid niya. Hindi rin nga niya alam kung kailan siya makakabalik eh. Alam mo, Sir Pablo, iniisip ko lang. Aray. Hindi ko makalimutan yung super villain na nakalabang ko kanina. Ang lakas ho niya. At lahat po ng kaya kong gawin, nagawa niya rin ho. Oo. Mas malakas at mas magaling pa po kaysa sa akin. Katulad ng sinabi ko kanina, Dodong, magkapantay ang kapangyarihan ng aso na diamante at ng pulang diamante. Ha? Yun nga lang, nadehado ka sa kalaban mo. Dahil yung kalaban mo, matagal nang mandirigma yan sa planeta ng Nephos.
Mandirigma? Oo. Doon sa planeta ni Super D? Oo, Dodong. Si Zulu ang pangalan niya. Si Zulu ang kaaway ni Delta. Mortal na kaaway. Mr. Salveta, eh mukhang nakalusutan kayo ni Super D ngayon, ha? Ibig kong sabihin, hindi naman ako masama yung nangyari. Dahil naipakita niyo kay Super D kung gaano kayong kalakas. Dahil minsan sa mga labanan ni Mr. Salveta, importante yung epekto ninyo sa utak ng kalaban. Dahil fear, Mr. Salveta. Fear is the greatest weapon. Sa palagay mo, may pakialam ako kung natakot o hindi sa akin si Super D. Naisahan lamang niya ako. Pero sa susunod, sisiguruhin ko katapusan niya. Sa kwento ni Delta sa akin, si Zulu ang nagturo sa kanya ng lahat ng nalalaman niya. Mentor, kumbaga. Kaya lang, dumating ang araw na nagselos at nainggit si Zulu sa kanya. Dahil siguro, inakala niya na inuungas siya ng estudyante niya. Lalong lumala ito nung dumating yung panahon na tinangka ni Zulu'ng sakupin ang buong Nephos. Nagalit si Delta. Pinigilan siya ni Delta. Ginawa niya ang lahat ng mga kaya niya. At ito naman si Zulu, ginamit niya ang pulang diamante laban kay Delta. Si Delta naman kinuha yung aso na diamante at sila'y nagsalpukan, naglaban sila at natalo ni Delta si Zulu. Ang buong akala ni Delta, napatay na niya si Zulu nang siya'y umalis ng Nephos. Eh so kung ganun, hindi alam ni Super D nakasabay niya dumating dito si Zulu. Hindi. Ang ipinagtataka ko lang, Dodo, bakit ngayon lang nagpakita si Zulu? Ang masasabi ko lang, hindi pa rin tumitigil ang mga otoridad sa paghahanap sa daddy ko. I'm actually paying them already to do their job 24/7. Ibig sabihin, Tony, di ka pa rin nawawala ng pag-asa na buhay pa si Mr. Zulweta. I've never lost hope. Buhay ang daddy ko, and I'm sure of that. Pero Tony, paano kung makita na ng search and rescue si Mr. Zulweta? Di ba iti-turn over na siya sa mga otoridad? What happens next, Tony? Kung i-turn over ko yung face mo. Tama na ang tanong ko. Ipapayin si Tony. Tony! Hindi naman ako sa paniniwala nitong anak ko sa'yo, boss. Hindi ka ba nakakawa sa kanya? Matibay lang yan sa TV. Pero sigurado ako, gusto kanyang makita ng buhay. Wala ba kayong balak magpakita sa kanya? Sir Pablo, nung kanina nagkaharap kami ni Zulu, parang alam niyang hindi ako si Delta. Alala ko sinasabi niya sa akin kanina, nagpapanggap ka lang. Delikado to, Dodo. Baka alam na ni Zulu na ikaw si Dodo. Hindi naman siguro, Sir Pablo. Alam mo, ang pinakamalaking tanong dyan, eh kung konektado ba si Zulu sa lahat ng mga naglalabas ang supervillain? At kung konektado man siya, eh konektado yung mga supervillain kay Mr. Zulweta. Hindi dapat konektado si Mr. Zulweta kay Zulu. Di ba? At ang isa pang tanong eh, sino ang nagtatago sa likod ng maskarang ito? Tony, Dad.
Ngayong nandito na si Zulu, gaya ng mga naunang supervillains, ang gusto lang nila makuha sa akin yung asul na diamante. Gusto rin nila akong patayin. Kahit alam nilang hindi naman ako si Delta. At si Zulu, si Degastar, si Tiradora, at si Mr. Zulueta, pare-parehong pakay nila. Diba? Gusto nilang kunin ang asul na diamante at gusto kang patayin. Kailangan talaga natin malaman kung ano talaga ang koneksyon ng lahat ng mga yan kay Mr. Zulueta. I kept saying na naniniwala ako na buhay ka, Dad. Pero seeing you here in front of me, Dad, I can't believe it. Pero kailangan sikreto natin ito, Tommy. Walang ibang dapat makaalam na buhay pa ako. Siyempre naman, Dad, no? Hindi ko sasabihin kahit kanino. Hindi ko kaya hahayaan na makuha ka ng mga polis. Hindi ko hahayaan mangyari yun. Pero, Dad, ano bang totoo? Ano bang nangyari? Hello, Dennis. Atay, kamusta naman po ba kayo? Okay lang po ba kayo dyan? Ligtas po ba kayo? Okay lang ako, anak. Tinulungan ako ni Sir Pablo. Eh, sino po ba yung kinalaban nyo kanina? Ba't po parang ang lakas-lakas niya? Oo nga eh. Ayon kay Sir Pablo, siya daw yung mortal na kaaway ni Delta. Yung naunang Super D. Pangalan niya si Zulu. Sasabihin ko rin sa'yo ang lahat, Tony. In due time. In the meantime, meron lang muna akong kailangan asikasuhin. I have to eliminate an enemy. Enemy? Tell me, Dad, tutulungan kita. I have to do this myself, Tony. Pag nagawa ko ito, mabubura ng lahat ng problema natin. And then we will be together. You and me, Tony. And we will have the world for the taking. At wala nang makakapigil sa atin. Zulu? Eh, ano po bang ginawa niyo? Bakit po ba siya nagalit? Ewan ko, anak. Hindi ko talaga alam kung anong plano niya o anong pakay niya sa akin. Pero sa tingin ko, gusto niya lang makuha yung kapangyarihan ng asul na diamante. Whatever you say, Dad. Basta ito lang tatandaan mo. I will always be here for you. Dad, I love you. I know, Tony. I love you too, son. But now I have to go. Dad, mag-iingat ka. Just one more thing, Tony. Can I have another hug? Dad, of course. Dennis, sino kausap mo? Si... Si Super D? Hello? Super D, andiyan ka ba? Oo, Nicole. Ako nga ito. Ikaw, bakit? Super D, napanood ko kanina yung laban mo. Nakita ko kung gaano kadelikado yung kaaway mo. Okay lang ako, huwag kang mag-alala. Gaya nga na sinabi ko kay Dennis, mas nag-aalala ako sa anak ko, Super D. Pasensya na, ha? Pero kung patuloy kang nakikipagkaibigan sa anak ko, ikaw mismo maglalagay sa kanya sa kapahamakan. Nicole? Nakikiusap ako. Pwede ba lumayo ka muna sa anak ko? Pwede ba yun? Salamat. Nicole! Halika na. Tulog na tayo. Dodong na? Ay, may. Hoy! Ari. Anong...
Nay, wala pa. Wala yun. Ba't ang dami mong pasasaan ang galing yan? Wala ho yan, Nay. Mali lang ho yung pagkakabagsak ko sa eksena kanina. Dodong naman eh. Ang tagal na natin sa ganitong sitwasyon na hindi ka nagsasabi ng totoo. Alam mo, lahat pinapalusot ko. Pero ito, ito na, yan. Hindi ko na pwedeng palusutin yan. Ano ba talaga nangyayari sa'yo? Nay, Nay, huwag ko kayo mag-alala. Yun lang naman talaga yung nangyari. Mali lang talaga yung tumbling ko kanina, kaya nagkaganito. Alam ko, nag-aalala ko kayo para sa akin, pero kaya-kaya ko yung ginagawa ko. Huwag kayo mag-alala, Nay. Ngatan mo naman yung sarili mo, Nak. Mahirap din naman sa katulad kong ina yung ganito. Pasensya na, Nay. Hindi na humuulit. Dami pa sa iba din. Ano naman eh. Ano yun? Wala ako, Nay. Ano kukuha ko na kayo ng tubig, Nay. Sadali ako. Sa juice, ha? Wala pa bang balita sa dad mo? Nicole? Ayoko muna sana pag-usapan ngayon yan, eh. Bakit naman? Ikaw ba? Yung papers mo okay na ba? May date na ba nung pag-alis nyo papuntang Amerika? Wala pa, eh. Wala pa ba talagang balita sa daddy mo? Well, ang alam ko, yung authorities ginagawa lahat para makita si daddy. Kung may maitutulong lang ako. It's okay, it's okay. Don't worry about it. And thanks for the concern, ha? Okay. Do you wanna have coffee, ice cream? Do you wanna go out? Go out? Ba't parang good mood ka? Tagyaiya ka lumabas. Ako? Good mood? I know we will find that eventually. I know it's just out there, alone. Hello, Michael? May tatanong lang sana ako. Kayo pang mga stuntman, pinapayagan kayo mag-uwi ng mga costume show pagkatapos ng trabaho? Okay. Hindi kayo pinapayagan. Pwede kayo masisante. Hindi, wala. Okay, okay lang naman. Sige, sige, sige. Wala. Sige, sige. Salamat, Michael. Salamat. Huwag kang mag-alala, anak. Pinagandaan na namin to ni Sir Pablo. Magiging maayos din ang lahat. Oh, Dodong, andiyan ka pala. Anong nangyari dyan? Ah, wala to, Nicole. Na-disgrasya lang ako sa set kahapon. Pero okay lang to, huwag mo alalanin. Kayo, kamusta kayo dito? Okay naman kami. Kumain ka na ba? Kakain na kasi kami ni Dennis eh. Ah, tapos na, Nicole. Kumain ako. Salamat na lang ha. O paano, mauna na ako. Sa susunod na lang ako babalik, anak. Sige po, Tay. Ingat ha. Pa. Nicole, matanong ko lang, may balita na ba sa paghahanap ni Tony kay Mrs. Zulueta? Wala pa naman. Yun din yung sabi sa news, di ba? Wala lang. Baka may naikwento lang sa'yo si Tony kasi. Nagkausap ka ni Tony, pero parang may kakaiba sa kilos niya eh. Masyado siyang good mood. Kumpara sa Tony na mga nakaraang araw, parang may tinatago siya sa akin eh.
Ito na ang pinakalumang records na meron si Mr. Zulueta. TIN ID niya na na-issue noong 1990. Ang tanong, bakit wala siyang kahit na anong record bago ng taong ito? Ay, sino ka ba talaga, Mr. Zulueta? Ano ang iyong nakaraan? Wanted ka ba na kinailangan mo magpalit ng identity? Alam mo, Fredo, hawig ni Dodong yung Super D na nakaharap ko kahapon. Siguro nga. Posible, boss. Dumating si Super D noong 1989. Tapos, pagkalipas ng isang taon, isa ka naman dumating si Zulueta. Nagkaroon siya ng record. Pwede ba to? Tulad ni Zulu, gustong mapatay ni Zulueta si Super D. May gusto rin niyang kunin ang aso na diamante nito. Posible kaya na si Zulu at si Zulueta ay iisa. Zulueta. Ano kaya meron itong dalawang ito? Ano nga kaya, boss? Kahapon may kinakausap si Super D habang hinahabol ko siya. Si Pablo kaya yan? Baka. Ano, Sir Pablo? Si Mrs. Zulueta? Siya si Zulu? Di ba nagkatugma-tugma lahat? Oh. Sa isang taon, magkasunod lang, lumitaw dyan si Zulu, tsaka si Delta. At ayan si Zulu, inahabol si Delta, gustong patayin si Delta, andyan din si Zulueta. Inahabol ang Super T. Oh. At di lang yan, si Zulueta nagpalabas sa mga super villains para habulin si Super T. Masyadong konektado ang lahat, Totoo.